Nandito na naman tayo sa Pagkaing Pinoy TV. At ang gagawin natin ngayon ay yema cake. At ito yung mga ingredients natin. Para sa yema cake, ang gagawin natin is yung cheesy chiffon cake. So, gagamit tayo ng 1 cup cake flour, 1/2 cup granulated white sugar, 1/2 cup evaporated milk, 1/4 cup butter, 6 pieces ng egg. Paghihiwalayin natin yung egg yolk at egg white, 1 tablespoon lemon juice, vanilla extract, cream of tartar, and yung ating cream cheese. Para naman sa toppings ng yema cake, gagamit tayo ng 2 can of condensed milk, 5 pieces egg yolk, 1 pack cheddar cheese or 250 grams, and 1/4 cup butter. So, sisimulan na natin yung paggawa natin ng yema cake, so stay tuned. First step na gagawin natin is isi-separate natin yung ating egg yolks at egg whites. So, dito natin ilagay yung egg whites at dito naman yung egg yolk. So, syempre, expert na din kayo sa pag-separate nito. Ibe-break nyo lang yung shell. Then, lipat-lipat lang yung egg yolk. So, gamit ang isang maliit na pot, ilalagay natin ito sa ibabaw ng mas malaking pot or itong ginagamit natin, malaking kawali siya at meron siyang tubig sa loob. So, dito natin ngayon tutunawin yung ibang ingredients natin. So, una nating tutunawin is yung ating butter. Ilagay lang natin yung butter. Ginagawa natin to kasi para hindi masunog yung ating imi-melt. Susunod naman, ilagay na natin yung ating cream cheese. Ito yung cream cheese natin. Tingin ko lang. Pwede na rin natin i-add yung evaporated milk. Okay, I think pwede na to. Medyo meron pang konting buo-buo, pero at least medyo nag-combine na yung ating mixture. So, papatayin na natin yung apoy at i-cool down lang natin to to room temperature. So, ngayon naman, gagamit tayo ng isang bowl at ilalagay natin itong ating cake flour. Then, itong ating pinalamig natin na mixture. Lagay lang natin. Okay, then hahaluin natin ito until well combined. So habang inahalo natin to, dahan-dahan nating ilalagay naman itong ating egg. So, hahaluin lang natin itong maigi. Then, ilagay din natin yung ating lemon juice. So, kung wala kayong lemon juice, pwede yung kalamansi. Ang lemon juice kasi, siya ay nagpapatanggal ng lansa sa mga egg. Okay, so ngayon naman, gagamit tayo ng electric mixer at ilalagay natin itong ating egg white sa isang bowl. Then, 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Konting-konti lang yan. Then, isa na natin yung electric mixer. Okay, ngayon naman, lagay na natin yung ating vanilla extract or vanilla essence. So, makikita nyo, medyo nagiging soft peak na siya or nagiging frothy na yung ating mixture. So, dahan-dahan, ilalagay na natin yung ating sugar. Okay, so, ito na yung tinatawag natin na stiff peak. So, tanggalin lang natin yung medyo sumama na mixture. Then, kunin na natin ito.
So, babalikan natin itong ating cream cheese mixture kanina. Then, dahan-dahan nating ilalagay itong ating meringue. So, ilagay lang natin. And dito sa process na to, ifo-fold lang natin siya or hahaluin natin siya gamit yung ating spatula. So, dapat dahan-dahan lang yung paghalo. Okay, so i-add natin yung iba pang mixture. Okay, so ilagay na natin lahat. Hahaluin lang natin ito dahan-dahan hanggang sa maging well-combined na siya. Or ibig sabihin, wala na yung makikita natin ng mga white stripe dito. Okay, so I think pwede na to. Gamit na tayo ngayon ng baking pan. Then, i-grease natin siya. Okay. At ibuhos na natin itong ating mixture, itong ating butter. So, i-arrange lang natin ng maayos. Okay, so ilalagay na natin siya sa oven at ibe-bake natin ito for about 30 to 40 minutes. So ilalagay na natin ito sa oven at na-preheat na natin itong oven for about 160 degrees Celsius. Ngayon, gagawin naman natin yung ating yema sauce. Gagamit tayo ng maliit na pot at ilalagay natin yung 2 can ng condensed milk. Next, ilagay na natin yung egg yolk. Isa-isa nating ilalagay at hahaluin natin ito upang hindi siya magdikit or masunog yung ilalim. Next, ilagay naman natin yung 1 teaspoon ng vanilla extract. Then, haluin lang nating maigi. So, continuous lang yung pagluto natin ito. At make sure lang na nakaset lang ito sa low heat. Lulutuin natin ito hanggang sa maging thick yung sauce. Ngayon, luto na yung ating cheesy chiffon cake. Kunin na natin siya sa oven. At palalamigin muna natin ito. Isiset aside natin. Ilagay na natin siya ngayon sa isang serving plate. Okay, namay ko na. Okay, so ito na siya. Then, ilalagay na natin itong ating yema toppings. So, ibubuhos lang natin yan. Spread natin. So, gusto natin na makot natin lahat ng parts nitong cake. Okay, so kapag na-coat na natin yan ng icing, talagyan na natin siya ng grated cheese. So ito yung ating cheese. Bubudburan lang natin ng cheese sa ibabaw. So pwede nyo lagyan ng kahit gaano kadaming cheese yung gusto ninyo. So ako, mahilig ako sa cheese, kaya madami akong ilalagay na cheese. Ngayon, hiwain na natin yung yema cake para makita natin yung loob. Ilalagay natin siya sa serving plate. Okay, so ito na ang ating final product, ang yema cake. At I hope magustuhan ninyo ito at matry nyo din yung ating recipe. Thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe for more upcoming Pinoy recipes. And don't forget to visit our website at www.pagkaingpinoytv.com. And meron din po kaming bagong channel, yung aming Travel Foreign. Nandun po yung mga trip namin overseas at yung mga pag-try namin sa ibang food. So, thank you for watching and bye!